Mga kamarambod, maayo po na aga sa aton na tanan. Aton ginahuna-huna sa kapiestahan sa Santo Niño, ang misteryos ang pag-anak kag pagiging dutay na bata ni Jesus sa panahon sa Pasko. Ginapadumdum sa aton sa Ebanghelyo na apisar sa pagiging bata, aram ni Jesus ang kahalagahan san kabubut-on san ama sa iya buhay. Irugunta ang bata na si Jesus kag sunodunta ang kabubut-on san ama sa tanan na oras. Sa tanan na oras. Ini na selebrasyon inahalad man para sa mga masunod. Thanksgiving for all the blessings and graces received offered by Police Master Sergeant and Mrs. Giselle Asanya, offered by Armujena Morales, by Sanil A. Moran, and Michael A. Moran. And for a whole year blessing received in 2020, for the good health and peaceful family condition offered by Salve Bandolen family. For the birthdays of Judessa Bandolcolo, Jessaan Bandolcolo, and Joshua Bandolcolo, offered by Salve Bandol and family. For the birthday of King Francis B. Bandol and Alea G. Bandol, offered by Lola Salve and Tita Melo. For the feast day of Infant Jesus, offered by Lola Salve and Tita Melo. In honor of Senior Santo Niño, offered by Mr. and Mrs. Renato Meteoro and family. In honor of Senior Santo Niño, offered by Chuchi Valenzuela. For the immediate recovery and complete healing of Celia Munoz Cabellian, and for the early recovery of Ruel Ramos. For the 44th birthday of Marites Cabellian, offered by Marites Cabellian, offered by Maricel Gulmatico. And for the safe travel of Chacha and AC. In honor of Senior Santo Niño, offered by Ipili and family. Anaton sponsors, yana ang Divine Mercy devotees kagsan 2,000 Hail Marys. And often umakmas offers, Mrs. Lina Payomaren and family. Yan na Domingo, amo ang Pio Santa Infantia o Holy Child, o Holy Childhood Sunday kag ginadumdum sa simbahan aniya misyon para sa tanan ng mga kabataan sa kalibutan. Magkakaigo kita sin second collection. Papanguluhan ang aton selebrasyon ni Reverend Father Greg Esquilio Jr. Magtindog kag magkantahon ang kanta sa pagtuo. And for the souls of Fe, offered by Armujena Morales, Vicente, offered by Maribic Aguillon Ornopia, Manuel, offered by Lizelle Alfonso, Andre Senior and Rene, offered by Mrs. Evelyn Dao, Laureano, Priscilla, offered by Mrs. Marisa Pereira, J. Mark and Celeste, offered by Andrea Munoz. Trinidad, offered by Rogelio Cabellian and family. Francisco, offered by Eleanor El Lambuho. Evelyn, offered by Jules Kila. Sheila, offered by Elsa Morales. Edgardo, offered by Salve Bandol and family. Eugenio Senior, offered by Arlisa Dinegres. Rene, offered by Abet Non. Artemio, offered by Luisa Flores, Agustito, Leonisa, Ramil, Tomas Jr. and Hinoveva, offered by Marita Cabellian and family. Manuel and Maria, offered by Joel Flores. Jesus, offered by Tuasan family. Vicente, offered by Mr. and Mrs. Manuel C. Domingo. Frederick Sean, offered by Maribic Tinay. Abito Jr., offered by Marilyn Bisonia. For All Souls and Purgatory, offered by Elsa Morales and by Luisa P.
Glories. Magtindog na po ang tanan, kagkantahon ang kanta sa pagtuon. Sangaran sa nama, kagsananagan sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mapasa iyo. Kag sa imo, Espiritu. May punaga sa iyo na tanan. May naagaman po. Aton po palagpakan ng mga Diyos sa selebrasyon sa Senyor Santo Nino. Ihalad natin ninyo na misa sa pagpasalamat sa mga Diyos sa mga grasya na ito na baton. Na misa para sa aton mga frontliners, sa mga nagabulig, sa mga nagakinhanglan, lalo na sa mga may sakit. Kagama man sa mga biktima sa COVID-19, kag sa mga may sakit, nalugod bendisyon na sinda, kagayuhon na sinda sa mga Diyos. Kapadayang kita na magpasalamat, kagipangaji, ang ato mga benefactors, sponsors, kagtotos dito sa simbahan. Mga kaigmaguda na puunta na itong mga kasalan, abon magidaanam kita pagsilibran sa mga banal na misteryo. Kita po tanan, nagakumpisan ako sa Diyos na makagaho, kag sa iyo mga kaimangudan, kaya nagkasala ko sila mo kayo, sa isip, sa sorbaton, sa himo, kag sa dihilay mo. Kasalan ko, kasalan ko, ako kayo, kasalan ko.
Kaya ginayon ko sa palada ng Pemeberhen sa Maria, sa tanan ng mga ilang santo, kag sa iyong mga kaimamudan, may pangayaman niya ako sa Ginoo natin Diyos. Kaluyan malugod kita sa Diyos na makagahong kang pagkapatawad sa natin mga kasalan, dalawan kita sa buhay na walang katapusan. Amen. Thank you.
saan pagka Diyos sa nimo anak, maski sa kapakumbabaan sa niya pagkatawo, kag nagsamba sa iya na amon Ginoo na makagagaho, maski sa kaluyahan sa niya pagkabata, na ngamuyo na makasunod sa iya na may puso na sinsero, agon maako aniya kahadian sa amang buhay. Sugad sa pag-ako sa nusad na bata, kag mabaton ang premyo naging pangako sa nagapakumbaba. Pagi sa namon Ginoong Hesukristo na imanang na nabubuhay kay nighani kaupo mo sa pakiusad sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan na panahon, sa mga panahon. Amen. Maingkod po para sa liturhiya sa Surma. Paagi sa Diyotay na bata na ginakilala ng prinsipe sa katunilungan, ginahatag sa makagagahong na Ginoo ang katunilungan kagkabantugan sa iya lungsod. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Ang mga tao na nagalakad sa kadulman, nakakita sindako na liwanag. Sa mga nag-a-star sa duta sang landong sang kamatayon, nagsirang ang liwanag. Gimpadako mo ang kalipay, gimpadako mo ang kasadya. Nalilipay sinda sa imo atubangan, pariho sang mga nalilipay kunting anihan. Pariho sang mga nagasadya kung nagabarahin sang pinangitaan, kay ang yugo na nagapabugat kag ang ginapasan sa inda abaga, pati ang latigo sang kapatas. Imo gimbari pariho sang inhimo sa Medea, kay ang tanan na sapatos naging palagatak kag ang bado na nagsagyad sa dugo, susunugon sa kalayo bilang pangdabog, kay may bata naging anak para sa aton, may lalaki naging hatag sa aton, ang gahong nagatungtong sa iya abaga, kag tatawagon siya sa ngalan na makangangawa na parahunit, makagagahong na Diyos, Ama hasta na lang, prinsipi sang katuninungan, dako-dako ang iya na sasakupan, kag ang katuninungan walang katapusan sa trono ni David, kag sa iya kahadian. Sa pagpasalig sa ni, kag ang pagpakusog sa katanusan, kag ang kayuhan tuna niyan kag hasta na lang. Ang mainit na pangataman sang Ginoo sa mga hukbo ang magahimo sa nila. Sormaton sang Ginoo. Salamat sa Diyos. Nakita sa tanan na punta sa duta ang pagligtas sa atong Diyos. Nakita sa tanan na punta sa duta ang pagligtas sa atong Diyos. Magkanta sa Ginoo, sinbago na kanta, kay makangangawa niya ginhimo, ginapagana siya sa niya tunakamu, kag san iya ginpakilala sang Ginoo ang iya panggana sa mga mata sang mga
Nakita sa tanan napunta sa duta ang panggana sa atong Diyos. Magpista sa Ginoo intero duta, magsiyak sin mabuhay saja na magkanta sa tubangan san hadi ang Ginoo. Nakita sa tanan na punta sa duta ang pagligtas na natong Diyos. Nakita sa tanan na punta sa pagligtas ang atong Diyos. Amo na lang gayod ang pagkamuot sa aton sa Diyos. Kung kayagin ampon kita niya, paagi kan Kristo bilang mga tunay na anak. Ginapadungdong kita ni Pablo na isabuhay ini na honor, paagi sa banal kag matanos na pagkabuhay. Pagbasa sa surat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kaigmanghudan, umawon ang Diyos na ama sa atong Ginoong Hesukristo kay ang Diyos kay Kristo in bendisyonan kita niya sa tanan na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Sa iya gipili niya ang tispag lalang ang kinawaan. Agod maging mga banyal kad malinis sa atubangan niya sa pagkamuon. Gin talaga kita na maging mga anak niya paagi kan Hesukristo. Amay ni ang iya tuyo kad kagustuhan. Sa kaumawan sa gloria sa iya grasya na ada sa pinalangga na anak na amo niya libre na regalo sa ako. Kaya ako na nakapati sa iyo pagtuod sa Ginoo na si Jesus, kad pagkamot sa tanan na banal, warang udong na nagapasalamat alang-alang sa iyo, kad nagadumdum sa aton pagpangadi. Agud hatagan kamo sa Diyos sa aton Ginoo na si Jesus Kristo. Naama naman sa gloria, San Espiritu, San Kadunungan, kad pagpahayag sa pagkilala sa iya, palinawon ang mga mata sa iyong mga puso sa pagsabot kung nano ang paglaom sa iyong pagtawag. Kung nano ang kayamanan sa gloria, sa iya ginapairidal sa mga banal. Sormaton San Ginoo. Salamat sa Diyos. Matindog po. Oh,
Pagbasa sa Banal Ebanghelyo, susog kan Marcos. Gloria sa imo, Ginoo. Sa tuna panahon, gindara kan Jesus sa mga tawan mga bata agud iya dapatan. Pero ginsaway sinda sa mga disipulos. Sa makita ni Jesus, naurit kay ning sabi sa inda, pabayai na antidyo tayo na bata makapikisa ako. Dili niyo sinda pagulangon kaysa sugad ang kadiyan sa Diyos. Sa kamatudan ako nagasabi sa iyo, ang sino man na dili magako sa kahatian sa Diyos, sugad sa jutay na bata, dili siya dita makasulod. Pakakugusa, ginbendisyonan niya sinda, kagin dapatan sa niya kamot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-umaw sa imo, O Kristo, maingkod po para sa humili. Mayo po naga sa iyo na tanan. May naman, may naman. Viva Pit, Senyor! Dako-dako na pag-umaw pagpasalamat niya na adlaw na ito na mabatsyagan sa usad na bata bilang usad na Diyos na nagkadi sa atong sa kalibutan para ipabatsyag ang kalipay na dara sa usad na bata. Namo maninian, ginasabi din sa Ebanghelyo, na kinahanglan iapikin natin ang mga kabataan sa kanesus para mas mabindisyon ang sinda kag matagan sa nila mga pagkinahanglan. Amini, ang ginsabi din na naurit gayot si Jesus sa iyong mga korupot sa ginsaway ang mga bata na mag-apiki kanesus sa mga apostoles. So, sa nina, akto sa pag apiki sa mga bata, didigin paliwanag sa mahal na Diyos na sugat sa ni ang kadiyan sa mahal na Diyos sa mga tigyo tayo. Kaya kinahanglan nato hatagan sin pag-aruga, hatagan nato sa na pag-palangga, hatagan nato sa na pag-asikaso at mga kabataan. Kay kung iruksan ni Gali, mas apiki kita sa mahal na Diyos kay sinda at mga daragbo sa kadiyan sa Diyos. Padayon kita na ginasabihan din sa Ebanghelyo na ini ng mga kabataan, sinda at palangga sa Diyos. So dapat man kita gali magpalangga sa ninang matidyo tayo. Pagpalangga na adaan patasikaso, pagpalangga na ginapadako na ginatungduan, pagpalangga na ada at presensya sa Diyos. Kag amo man lugod dinhi ang maging inspirasyon nato na maging jutay sa tubangan sa mahal na Diyos. Kay palangga gani sa Diyos ang mga nagapakumbaba, ang mga nagapadyutay, ang nagadili nagahatag sin pag-umaw sa sadiri, kundi ang paghatag sin pag-umaw sa Diyos. Sa mga tigyutay, mas simple, mas okay. Jutay nakalipay pero ada presensya sa mahal na Diyos, mas komportable. Siguro niyan pinakamatawog na pagsilibrar sa kapiestahan sa Santo Niño na ang pagiging pagpakumbaba, ang pagiging maukot, ang pagiging sincero, ang pagiging depende sa mahal na Diyos, mas dako na grasya ang natong mababato. Usad ini na mga, usad sa mga karakter sa kabataan, ang pagiging sincero. Inan, adagay siya hindi ito, kunano ang inda na batsyagan sa sabihon kayo. Dili siguro ito mga may isip na, kaya pwede na yun mga kabataan yan, pwede mga matibay na yan mga kabataan, mag-iumusin mga oristorya. Oo, because siguro sila mo na nakikita. Pero ito mga 3 years old o 5 years old,
na ada sa inyong pagkasinsiro. Sabi nga ni pang toddler, mas makikita ko ang tunay na usad na bata. Na pag may pag nagatangis ang usad na bata, may kinahanglan. Pwede na basaan lampin, pwede na gutom, or nanapan, masakit ang tiyan, or piraw na. O pira na ito, upat. Nanapan, dagdag na. Gutom. Basaan lampin, gutom. May ginabatsya, tikaturugon, ano pa, upat lang ang lagalit. So pagsabi, Padre, okay na siya, matangis man ngayon. Di ba kita naanad na paminsan ng bata, sige lang tangis. Pero, ada dapat ang pagkasikaso sa ginikanan, na pag nagatangis ang bata, may nangyayari sa iya. Dili ito maanat kita na nagatangis ang bata. Ah, maulong naman lang kanya na father. Kay bahan man, na pabayaan na lang. So, ada ina dapat na pag-aruga. So, usad na bata, na sinsiro na nasabi, may ginabat siya. Kung pwede lang nga na siguro na mag-isip, basa na ang numbers ko. Baka to ang likod ko. Gutom na ako. Or, masakitan ako diyan. Pero dili, paano ini na paano ini nasasabat? Because san aton pag-aruga, san aton pagbantay, san aton pagpalangga. Kaya aminin sabi dili, ayaw niyo pagpabayain ang mga bata ng mga tigyutay. Bantayin niyo. Ayaw niyo paghihirayo sa mala Diyos. Kaya mala Diyos, ginabindisyonan ang mga kabataan. Urit siya sa mga apostoles, urit siya sa mga nagbara kay gusto sa Diyos apikis nida sa iya kay sa inda ang kahadian sa Diyos. Nanong panada sa bata, dili lang sincero, depend na ga-depende kayo din ang permiso ang kadarag ko. Na kung ano nito tuklong mo sa mga kabataan, amo man ina ang susundod. Lalo niya na panahon sa nina panahon sa teknolohiya na kung ano ang naanada na sa bata, na ano ang namuklatan sa bata, amoy na ang pagdako niya. May mga sitwasyon na nakakabuling nga ninin or kadamuan na sitwasyon nakakabuling na teknolohiya sa pagdako sa bata. Depende sa pag-aruga, kagpagbantay, kagpag-iya sa mga ginikanan. Pwede kong ginasabi ni na akong pamangkin kay ina, nadadakuan niya na nakikita ko ini na pag teknolohiya ang bantay sa ginikanan kagpadayon na pag-asikaso pag-aruga kagpag-iya. Sabi ko nga niya sa iyo, pasalamat na akong mangun kay maski wala siyang kara mag-English sinistri ani anak kara mag-English sinistri through technology. Masabi si mangun gali mo maaram man kita mag-English, pero ina ba, inan, one time nag-trib ako na, we're almost there, nanang. Nagkakaisturihan kami ni Magurang. Sabi ko, Magurang, napikin na kami sa iyo. Sabi sa bata sa likod, siguro siya sa ito, mga 3 years old, 4 years. We're almost there, nanang. Tapos sa likod. Sabi ko, magtukduan mo ini. Wara man. Ay ito galingin, gini-review na mo na niya ginakita. Ina na mga po-patrol. Baya po-patrol. Ina nagatawag sa emergency, pag may mga sunog, may mga ano. Okay, we're almost there. Faster. Sabi ko, kita, hindi nga ni nato ni na mas dumduman ang linya. Siya, dahilan sa technology, nakakaaraman mga bata sa pag-iya. Ano kayo ginsabi ko ng pag-iya? Kay dati, ibang ginasabi niya, in-check,
Aching, 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 aching. Washing nga, washing eh. Kaya ito galang ginagita niya, mga Chinese character. Aching, aching. Sabi ko, ay balyohin naman ko ng mga ginakita sa bata. Giyahe, i-delete, i-block nina ng mga ano, ng mga website or mga online na mga ano. And from there on, una namon, di lang siya nakasampot eh. 3 years old, 2 years. Una namon, di lang nakasampot. Ito galing, ito review namon, amoy na gali ang dahilan. So, gigiyahan ang bata. Kagintukduan, pati ang ginikanan, para maaraman niya kung anong ginasabi sa bata. Imagine mo yun, napupatong, hindi ko nga alam sa mga pangaral, sa karakter. Pag nakita niya, oh, that's okay, 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 okay lang kita, permi. And now, this gospel reminds us, ayaw pagpabayaan ang bata, ayaw pagulanga, tukdui. Kaya kung ginatukduan ang bata, ginaasikaso, and they feel that they are important and they are free, nagadakusinda na makusok bilang usad na bata. Kaya paminsan, anato mong ginayon mo na maginikanan, ginabara nato. Uy, didang ka mo kay may bisita. Sometimes, ang bata, pag may bisita, maski di mo nasabihan, nagatagot na. And it will not help them to boost their self-esteem bilang usad na bata. They feel they are restricted na pag may tawad, bawal. While kung ginasabihan natin, oh, dali, paglabas, adi, tita mo, adi si ninang mo, pagbisa, pag ano. And they will grow up with full of self-esteem that they are ready to face anybody na magsulod sa pangapanimalay. Oh, di ba inang mga bata, mga baby, na pagdapong sa mga tao, sige, tangis. Kaya naanad na, natulang permi sa balay, ang yaya, ang iloy, din inalabas. Nasabi natin na lang mga daily anad na damong tao. O diba si anak ni ano? Jujeyo. Diba nababati ng boses ko sa speaker, nagaparatangi siya. Ginawa ko si Mimi na, o si Aniloy. Si Juwa, sabi ko, nagaparatangi na nagahumila ko. Kaya naman kusukusok ang boses mo, dili na nalang may boses na dako. Sabi ko, ta, kusog kayo din eh. Abot nga nini sa Amerika, pro online. Dili na na ang bata na damong taon na ribok. Okay, kita si Baby Greg, maski magsiniyak ako, eh, turo. Wanan sin maribok, damo-damon mga manggo, damo-damon magurang. O manggo, damo magurang, damo nagasama, kaya pagturo-turo. Because this, they feel they are free. They are okay. In a feeling ninda, they are protected and nabuboast. Miski di pa nindarami na self-esteem, nabuboast sinda kay nano. Ah, na damo nagakanam, damo ang nagaprotekta, damo ang nagasikaso, na nagadako ang bata, free. Ada ang tanan. So siguro amin yung gusto pabatsyag sa aton sa ninaebanghelyo niyan na ang mga kabataan mas nagiging makusog, malipay, puno sin espiritu, ada ang presensya sa Diyos kay ginapabatsyag naton na ini na mga bagay kag ginahatag naton man ini sa inda. Kaya siguro ang mga kabataan din sa usod kita may nakapang ay na, mga Japo no, kayo nakapag-isla, mga kandidata pag ano, may mga headband, may mga nakapanggaw na punakita. This thing helps them to face the most yung mga tao, mga nagasayaw, makikita siguro na yun yan. Kag amin yung ginasabi sa mahal na Diyos, iapikin natin sinda, daro natin sinda sa presensya sa Diyos, kaupod man natin. Kita man sa pagpakumbaba, sa pagiging sinsero, sa pagiging mahuyo sa presensya sa mahal na Diyos,
mag-apiki kita. Kaya agad, madapatan man kita sa mahal na Diyos. Madapatan sa niya kamot sa mga kinahanglan nato. Pag-adaan grasya sa Diyos sa atong sadiri, adaan bendisyon na kinahanglan nato. Kaya, urusan kita mga kabataan, mga dili na mga bata, mga binayaan sa pagkabata, apiki kita sa mahal na Diyos, and let's proclaim our faith. Viva Petsenyor! Viva Petsenyor! Viva Petsenyor! Matindog po. Kita po tanan sa pagpahayag sa natong pagtuod. Ginagatuod ako o sa na Diyos, Ama na magagaho, naghimo sa langit kaguta. Kayo nagatuod ako kan Jesucristo, ani abugtong na nag-amang Ginoo. Nagilihi hari sa Espiritu Santo, kaginanang ni Birhen Maria, nagdiyo sa pagdugo ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay kay dinubog, naglusad sa mga lugar sa kaydaluman, kay katulunan law na buhay niya pong halin sa mga patay, nagsakat sa kalangitan, nagaingkod sa tuos ang Diyos Ama na makagaho, hali dito magapakali sa pagdugo sa mga buhay kay patay, nagatulad ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa pagkausap sa mga santo, sa kapagpatawad sa mga kasalan, sa pagkabuhay gatong sa lawas, kag sa buhay na walang katapusan. Pangamuyo sa lungsod, ipangadyita sa ato naman sa langit ang mga nagakinahanglan sa natong pangadyi, nagkatiripot kita bilang usad na lungsod na makusok ang pagtuod sa iya pagataman. Anatong po sabang, Ginoo pamatia man kami. Ginoo pamatia man kami. Ang entero simbahan at amano ng katawuan, agod magtalubo sa pagtuod ang pagkamot, mga jit kita. Ginoo, pamatiaman kami. Ang mga leader sa lungsod, ang may mga responsibilidad, na sa inda magserbi dilik ninda malimutan ang ustisya, kagpagkamot sa pagpauswag sa buhay, sa inda ginsakupan. Mga jit kita. Ginoo, pamatiaman kami. Ang mga nasa prisuhan, mga nang luluya tungod sa bisyo, ang mga napipirita, magkasala dahil sa kawaradon, na dilik sinda mawaraan sin kusog, sa buot kag paglaom, sa pagkaluoy kag sa pagkamot sa Diyos, mga jikita. Ginoo, pamatiaman kami. Para sa aton mga pariente kag amigo, na makaginhawa man sinda sa mga kasakitan, mga jikita. Ginoo, pamatiaman kami. Ginoo, ikaw ang kusog sa namang kaluyahan, ikaw ilaw sa namang kadulman, ginhawa sa among kalisudan, ginayon naman inisay mo na may pagsarig sa usad na nang sama, ay kan Kristo namang Ginoo. Amen. Amen. Maingkod po para sa liturhiya sa Eucharistia. Thank you.
Ika mo makay mamuda na gudan akong kaginiyo sakripisyo ako ang malugod sa Diyos sama na makagaho. Patunod malugod sa Ginoo ang sakripisyo sa iyo mga kamot. Sa kaumawan ka gloria sa niya ngaran, sa aton man kaayuan kag sa nintiro niya na banal na simbahan. Sa malibayan puso kag buhay na amon, ang amon pagtuod o Ginoo sa pagsilibrayan sa misteryo sa pagkabata sa nanak mo na nakigusad sa amon. Matagan ka man lugod namon sa tunay na pagsamba, dili sa nila sakripisyo ka makigbalikan kami sa imo. Paikan Kristo namon Ginoo. Amen. Ang Ginoo mapasay. At sa imo ay itaas ang mga puso. Tinaas na namin. Magpasalamat kita sa Ginoo natong Diyos. Bagay ini ka. Tunay mo na bagay kag tama matakas ka nagaligtas. Permi kag maski di na kami magpasalamat sa imo Ginoo banal na Diyos na makagaw mas na nalang. Paikan Isu Kristo namon Ginoo. Sa kapistahan sa ninaginagalang na misteryo, siya nadili nakikita sa iya pagka-Diyos, nagpakita sa amon, nakikita na pagkatawo. Kag siya naginanakanti sa mga panahon, tunan sa namagkaigwasing buhay sa panahon, agon ang pagpatindog sa iya sa diri sa tanan na matumba, ibalik ang tanan na bagay sa kalibutan, kabilugan, kag tawagon, natawo na nawara pakadto sa mga langit noon na kaliyan. Kaya kaubod ang tanan ng mga anghel, ginawa mga namon na nagasiyak sa malipayon na selebrasyon. Ikaw mang inan manal Ginoo ang purabos ang tanan na kabanalan kay ginayo namon papalay na mahala sa tulong sa Nimi Espiritu agot para sa amon magilawas kay dugo sa namon Ginoong Jesucristo. Sa ginda siya pakatos pag Diyos na tuyo na ginako ikuwati na pinagpasalamat ginpihag ginatay siya madisipulos kay nagsabi kuhaa ni ini kamutanan kagkaona
kainin akong lawas ni Alan para sa iyo. Ginoo po kang Diyos ko. Sa pariyo na pagi, pakapanigabi, kagpagwasan kalis na pasalamat gihapon, ginatay siya madisipulos, kaming sabi, kuhaa, niini kamutanan, kaginuma, kainian kalis na akong dugo, san bawarat katapusan na pakiksumpaan, na papabulusot para sa iyo, para sa kadamuan, sa pagpatawad sa mga salat, himuan ini sa pagdumdum sa ako. Ginoong sa Kristo, maluwag ka sa amin. Ang misteryo sa pagtuon. Si Kristo ay muli sa isa rin sa inyong ay nangyayin at tayo ay nangyayin at sa kaya sa pagdumdum sa niya pagkamatay kag pagkabuhay gyapon ginalan namo sa imo ginuha tinapay sa buhay ang kalisan kaligtasan na nagapasalamat kay amin ginangay mo na magtindog sa imo atubangan kag magserbi sa imo kag ginayo namo na ipagpakumbabaan sa pagbayad ng lawas ni Kristo tiripunulot kami sa Espiritu Santo na maging usad dumduma ginuha ni imo si banal ug sa entero kalibutan agud madarama sa kapunuan sa pagkamot kag puno namo sa Santo Papa si Francisco anamo ni Bispo si Jose kaganta na ng mga kapadiyan. Sugan man dumdumaan naman ng mangot na sa paglapsang pagkapuhigyan po nagkaturo, lalo na gina namang ginahalan sa inamisa. Kaganta na namatay na siya pagkaluhi, bato na sila sa liwanag siyang bayhon. Kaluhi kami tanan, kinayon naman ang budka po ni Marian Berhenelo San Diyos, san mapalan na siya sa inasawa, ang mga apostol ang tanan saan na nagpalipay siya po sa ginaban. Maging bagay kami ng mga kapusuran katapusan ng buhay, kakumawang kamalugod namang kiyatagan si Gloria. Paagi sa nimanang na sa Jesucristo. Paagi sa iya, kakaupon niya, kagsa iya, sa imo Diyos sa mana magagaho, sa pakiusan sa Espiritu Santo, ang tanan na honor ka, Gloria, sa tanan na panahon, sa mga panahon. Kita na ginulitan sa maligtas na kasuguan, naging patalubo sa Madyos na katukluan, makusugang buot na nagsasabi. Ginoo, iyatan niyo yung may nabutang katanungan sa umadlaw
Agot siya may napinasaring sa tulis sa pagganooy. Maligtas man agot siya may permit sa kasalan. Kagmarayo sa tanan ng kasamukan. Sa pagulat sa palada ng paglao. Kaya sa pag-abot sa naong paligtas na sa Yesu Cristo. Kundi ang pagtuusan ni mo simbahan, ang ayang malugod na taga si katuninungan ka pagkaurus at susunod sa iyo mga gustuhan, ikaw na nabubuhay kay ni Gadi sa mga panahon, sa mga panahon. Amen. Ang katuninungan sa Ginoo permilugod mapa sa iyo. Sa iyo, Espiritu. Magpatagatan kita sa tanda sa katuninungan. Peace be with you. Peace be with you.
Agud pa ngayon ang imong proteksyon kontra sa COVID-19 na nagbalisang sa amon kag nagkuha sa damo na buhay. Nangangamuyo kami nagiyahan mo ang mga tao na hinatagan sin katungdan na maghanap sin bulong para sa ninasakit kag paudumon ang paglaganap sa ni. Proteksyon niya ang mga eksperto sa medikal kag ang mga tao na nagapangataman sa salud na mapangatamanan ninda na may kakayahan kag pagkaluoy ang mga may sakit. Pangaji namon ang tanan ng kasakit na sinda mag-ayo-dayo. Proteksyon niya ang mga nagaataman sa inda. Hatagi sinwaran katapusan na pahuway ang mga namatay. Hatagi kami sin grasya sa ninamalisod na panahon na magtrabaho para sa ikakaayosan tanan kaguligan ang tanan na nagkikinahanglan. Nagkikimaluoy kami na imo paudungan ang pagkalat sa ninavirus, kagiligtas kami sa among pagkaadlaw. Ginayo namo nini paagi sa among Ginoong Hesukristo, imo anak na nagubuhay kag nagahadi kaupon mo, kag sa Espiritu Santo, Diyos sa panahon sa mga panahon. Amen. Nagapasakop kami sa imo proteksyon, o banal na Eloy San Diyos. Ayaw paghabuian namon mga ginaayo sa among pagkinahanglan, kundi agawa kami sa tanan na peligro, o Gloryoso, kag banal na Birhen. Amen. Amon Iloy, kabaskugan sa mga masakit. Iyapo mo kami. Amon Iloy, paraguli kag maluluyon. Iyapo mo kami. Amon Iloy, Birhen Peña Francia. Iyapo mo kami. San Rafael de Arcangel. Iyapo mo kami. San Roque. Iyapo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyapo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyapo mo kami. San Antonio de Padua. Iyapo mo kami. San Pedro kag San Pablo. Iyapo niyo kami. O sagrado na o puso ni Jesus. Kaduyan mo kami. Na sa tanan na bagay, lugod ang Diyos sa bahon, kaghatagan sin Gloria. Amen. Ma, ingkod po para sa announcement, kaya para tapos sa announcement, ma, amuan pang sayo sa mga bata.
Nagpasalamat po kita sa mga mass offerers na sa pamuno na sa main offerers na Miss Lina Payumarin and family. Kagsantana na members and sponsors siya na ang Divine Mercy kagsan 2,000 Hail Marys. Ang aton last Sunday mas salamat po sa tanan. Ang aton last naman din last Sunday Mass collection 2,662. Kagsangaran po San Parokya San Pedro kag San Pablo, nagpasalamat po kami sa nagdoan San donor kag sponsor San mga burak natong sa altarya na si Mr. and Mrs. Marita June Pereira and family. Announcement po, may regular meeting po ang lay ministers just after the Mass. Kagtawag po sa Karaslon, Andrew Diaz Flores, 31 years old, taga-poblasyon Luzon, anak ni Esteban Flores, kag Lee Diaz. Gusto mong asawa kan Carla Bona Tumambak, 26 years old, taga-poblasyon Luzon, anak ni Luis Tumambak, kag Liminda Bona. Kung sino po ang ikaw sinaarama na kaulangan sa nakaraslon, palihog lang po na ipaaraman po sa opisina sa parokya. Salamat po. Masayaw na po ang mga bato. Thank you.
Palakpakan man, palakpakan man nato na naamuan na nga. Nag-araksyon man nila sa maing kudan. Palakpakan nato na mga ginikanan na nga. Mga bata, salamat si Damo-Damo. Palakpakan nato. Viva Pete Senior! Viva Pete Senior! Okay. Mga update sa aton, an update sa aton kesame. Sa Friday, nag-remit naman po kita ka ng kitek sa 400,000. So, bali amo na po iniantan na na-remit natin sa iya. February 8, 100,000. March 8, 100,000. May 31, 100,000. October 5, 300,000. November 29, 100,000. And January 15, 400,000. So, na-remit na po natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1.1 million na na-remit na po natin. So, ang remaining balance po natin is 500,000. So, itong road to 1 million natin starting October, warang kita naka-abot sa 1 million. Abot lang kita sa half, almost, lampas pa nga ni half million. So, we're still on the go. We're still on our journey to reach the road to 1 million. So, anamaw na adi sa ato before naging limit ang 400,000 is the cash on hand is 477,791 pesos. So, ang remaining na lang sa pag-limit, kaya nag-limit kita ang 400,000, igo naman lang kita ang static fund na 77,791. So, amoy na ang pagdadagdagan naman natin para maabot natin ang 500,000 para sa full payment. So, mga update donation for this week. Bradman Lucapillan, 1,000. Anonymous, 5,362 pesos and 75 pesos. Plus the Divine Mercy Pledge, 1,000. And Anonymous, 6,000. So, i-try natin itali. Kumpiraan niya natin na si Mana. So, 77,791 plus 1,000 plus 5,000 plus 1,000 plus 6,000. 7, 8 plus 5. May nag-a-add sa'yo. Wala. Walang cellphone. Seventy-seven thousand seven hundred eighty-one plus 8,000 plus 5,362 pesos and 75 pesos. Ninety-one thousand five hundred
156. So, may 91,000 na kita. So, sino daw magdagdag si 9,000 para 100 naman? Para makarimit naman kita tulo. So, igwan na lang kita si 400,000 na bubunuhon. Bubunuhon. So, salamat po sa mga nag-alag. Kagpadaya po kita na mag-campaign for the full payment sa atong kesame. So, salamat. Palagpakan po nato ng mga nag-dorda. Makusog pa na palagpakan para sa mga manunarpa. May mga solicitation pa po nila na pinig po niyo ngayon para makapag-solicit nila. So, kung ipadaya natin itong kinasabi natin na 1,000 per head, so 400 persons na lang ang kinahanglan natin para mapuo na natin na 400 plus persons para mapuo natin na 500,000. So, thank you. Salamat sa mga donasyon na nag-donar po sa sponsors at purak, anak-dikurar, mga kapilyan sisters, kagaan mga ninyo, tataon, biblisingan ko, kaupunan mga kabataan. Dida na lang po siguro sa maikuda niyo, di na kao magkadilidi, maikot na lang ako para sa pagbindisyon sa mga kabataan. Matindog na po. Ang Ginoong Apa sa iyo. Kat sa iyo, Espiritu. Kabinisyonan niya mo sa Diyos na makagaw. Sa ngalan sa Ama, kaya sa Anak, kaya sa Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dahil yung katulinungan niyo, pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.